nagsalita ako ng salita, hindi ko alam. Sabi ko, ba't nag-stop yung pala, full na pala yung memory ng cellphone ko. Nakakatawa naman tong mag-vlog kasi natatawa ako kasi alam mo yung ignorante sa ano, ignorante sa gadgets. Hindi ko alam. Sabi ko, paano ba ito? Ba't nag-stop? Kanina na-inspired na ako magsalita, tapos nag-stop. Tapos ngayon, hindi ko alam kung saan ako titingin. Saba yung camera dito, at saka dito yung gisenta. So, nasanay ako nasa senta, kaya sabi ko, dito pala yung camera. Nakakaloka pala ang mag-vlog. Life begins at 40. Kaya, sabi ko nga, siguro yun nga, bagong buhay ko. Magbagong buhay ko darating na soon. Kaya nangyari itong mga kababalaghan. Sorry. Talaga, i-genuine din na daan ko na lang sa joke lahat ba? Kasi to sa totoo lang, hindi ganun kadali. As in, mga mamis. Kung makita nyo ako, sana, sabi ko nga, sana nag-video ako nung mga May, mga June, yung time na fresh lahat talaga yung nangyayari sa buhay ko para makita nyo yung istura ko dati at saka istura ko ngayon. Dati kasi nung mga June, kasi lahat ng nangyari yung mga na-discover ko na hindi maganda May yun. So, May, June, July ako umalis ng bahay. Gana super everyday. Wala akong tulog, lahat. Para kung pwede nga lang, para lang akong robot na lumalakad. Tapos, may isa akong kaibigan sabi, oh, Irene, mukha ka ng 50. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Talaga, nakalimutan ko yung sarili ko. Masakit siya, syempre, pero kailangan nating tanggapin. Sa ngayon, syempre, andito yung talaga yung hatred. Kasi may mga nangyari na ayaw ko muna ngayon sabihin. Kasi ayaw ko pa muna magsalita. May mga kasi nangyari na kung bakit ngayon ako ganito na. Talaga, sa totoo lang, kung ano yung problema natin sa buhay, yun talaga nagpapalakas sa atin. Yun talaga nagbibigay sa atin ng power para maging. Naku, sa ngayon, 1 week, next, sa Friday, bukas, darating yung mga anak ko. So, nasa papa kasi nila. So, sa January, hintayin ko yung anong magiging, anong pagbabago. Sa ngayon kasi, yun muna, nasa probe muna sila yung mga anak ko na mag one week kami ng palitan. Ako sanay talaga ako na andyan yung anak ko. Kaya, hanggang ngayon, ayoko umiyak. Sorry. Sabi ko, ayaw kong umiyak kasi nga, umiyak mamis kasi madami na akong luhang na nasanya. Talaga yung YouTube no, talaga pag ano, pag salita ka ng salita, para pala tayo ditong buing. Tingnan mo, para akong artista. Siguro yung pangarap kong maging artista dati, dito ko na lang sa YouTube, i-continue. Tingnan mo yung luluha ko na tumatawa. Talagang miss na miss ko yung mga anak ko kasi for the last 6 years sa buhay ko, 24/7 kami niya magkasama. Kambal. Tapos yung bonding talaga naming mag-ina compared sa papa nila is super fixed talaga. Kasi yung papa nila is nga, may sarili siyang negosyo. Busy siya. So the whole day, syempre nasa trabaho siya. May, yung time lang niya sa amin is sa gabi or sa weekend. Pero may weekend din naman na pumapasok siya. So the whole time talaga, yung mga anak ko is ako talaga ang dyan. Magkasakit yan. Lalo na nung 1 year old pa lang sila, 2 years old, mag-start sila ng kindergarten. Diyos ko, sabi ko, sino ba namang company yung tatanggap sa akin na yung isang mong anak magkakasakit ngayon? After 2 weeks, mawawala yung sakit. The next na naman na anak, magkakasakit. So, more or less, may 1 month ako nasa bahay. Kasi dalawa yung anak,
anak mo na hindi mo na malapat ipasok sa kindergarten dun sa kaya kailangan ko magstay. So sino mag-aalaga? Syempre ako, hindi yung asawa ko, kasi yung asawa ko siya yung naghahanap buhay para kami may kainin. So kung yung asawa ko dito sa bahay, di wala kaming kakainin, paano na yung negosyo niya? So yun, hindi ganun kadali yung buhay. Totoo yan, hindi ganun kadali. Promise, kung sino man may the same na pinagdadaanan na katulad ko, alam nyo, be positive lang. As in, isipin nyo lang parati na yung mga nangyari is nanaginip lang kayo. Nanaginip lang. Yun ang iniisip ko rati. Ah, nananaginip lang ito. Or, ah, pili ko lang to. Talaga, sinasabi ko talaga, pili ko lang to. Ito yung napanood ko dun sa ano, teleseryo. Parang teleseryo lang, sabi ko. Yung nasa TV lang yun, pero yung pala yung totoong buhay ko. Pero yun lang ang ginawa ko talaga, mamis. Kung gusto nyo talaga na kung ano man meron kayong pinagdadaanan ngayon sa buhay, is ganun lang yung isipin nyo na may bukas pa. Talaga, yun lang talaga yung iniisip ko everyday, may bukas. Lalo na pag dumating yung ganitong operasyon sa ating buhay, surprise sa ating buhay. Kaya talaga dapat nagkamali ako, kasi sabi ko nga, hindi ko to pinaghandaan. Sana dati talaga naging ano din ako, may mali din daman ako, kasi nga naging dependent ako masyado sa asawa ko. As in, siguro dahil nga sa sobrang trust, sobrang mahal ko yung asawa ko, kaya yung buhay ko talaga uminog lang doon sa mundo ng asawa ko, sa pamilya ko, especially sa mga anak ko. Talaga yun ang pagkakamali ko. Sabi ko nga, hindi ganito yung buhay ko dati. Super active ako, especially sa social life ko, kasi nga sa trabaho ko dati, more on labas ako, more on meeting people ako. Kaya nagbago lahat na pumunta ako ng Germany, kasi yung buhay ko nasa bahay na lang, naging katulong. hindi naman sa naging katulong. I mean, yung buhay ko is uminog na lang doon sa pamilya ko, doon sa asawa ko, doon sa anak ko, especially sa mga anak ko. Talaga, yun ang pagkakamali ko. Siguro yun ang din ang rason kung bakit yung asawa ko din dumating yung punto din niya na may mas the best. Sabi nga, pero okay lang yan. Sabi ko, okay lang yan. Life must go on. Chinojo ko lang kayo, mga mamis. Pero wala yan ngayon sa bukan. Wala yan ngayon sa isip ko. Kasi yung focus ko muna ngayon is maging maganda muna yung start ng buhay ko. I-prepare ko yung buhay ko for the future with my kids. Na kahit walang lalaki sa buhay natin, kaya man naman natin. Sabi nga, matagal nga ako naging single sa Pinas eh. Late na nga din ako nag-asawa. Pero at least, thanks God, sabi ko nga, thanks God na binigyan ako ng asawa, nagkaroon, yung pangarap kong magkaroon ng anak, nabigyan ako yung pangarap kong mag-asawa ng isang foreigner pa. Kasi dati mga mamis, nung maliit pa ako, yung mga aunties ko, tinatanong ako parati, sabi niya, sino ba yung gusto mo mag-asa? Sabi daw ko, nung mga 5 or 6 years old or 7 years old, sinasabi ko daw na Amerikano. Amerikano daw yung gusto kong mapangasawa. Eh, nagkatotoo, hindi naman Amerikano, German. Pero at least foreigner. Foreigner pa din. So, yun, mga mami. So, babalik ako mamaya. I-check ko ulit yung post. Baka andyan na yung papel na hinahanap ko, hinihintay ko. Tapos, talaga yung buhay, may talaga positive lang mga mamis. Positive lang tayo. Pumunta dun sa school para ipasa ko yung papel, kasi kailangan yung permahan, tapos ibalik ko dun sa agency, yung sa agency ng gobyerno nga, para ibalik ko ulit doon para mag-go signal na sila. Pag matapos ko lahat ng mga papel, sabi na sa okay, pwede ka nang mag-aral. Yes, Lord. Thank you, Lord. As in, thank you, Lord. Everyday talaga yan. Nag-pray talaga ako. Lord, thank you for all these blessings. Kahit na hindi ganun kadali yung buhay ko ngayon, pero talaga may mga signs, may mga ginagawa ka talaga para sa akin. Talaga, mga mamis, lahat ng ginagawa ko sa buhay, may ano ako talaga. Always ako humihingi ng signs. Yun din yung ano, bago ako umalis ng bahay,
bago ako umalis, bago pala ako pinaalis ng bahay. Pinaalis. Bago pala ako nag-decide talaga na finished na talaga lahat. Ayaw ko na talagang lumaban. Actually, lumaban pa man naman ako. Pero sabi ko nga, bago ako talaga nag-decide na, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng isa pang sign. Isa pang sign. Last sign. Kung ano ba yung tamang desisyon na gagawin ko. If may mangyari man na nagpapatunay na kailangan ko na talagang mag-give up. Kailangan ko na talagang mag-stop na hindi lumaban. Ibigay niyo po. So, that was June. Meron nga nangyari na sinabi ko, it's time for me to say stop. No more. Mag-goodbye na talaga ako kahit masakit. Yeah. Kaya, yung sign na yun, hindi ko yun inaasahan, pero that was really yun ng sign talaga na sabi ko, tama na. Para lamang sa sarili ko. So, yun. Kaya, after nung birthday ko yung nangyari, may nangyari nga na sabi ko, it's ending na lahat. So, tama na lahat. And I mean, time to tanggapin ko na talaga lang lahat na hindi na talaga pwede. So, yun, mga mommies. So, ngayon, ito na naman sign na to. Isang sign na naman. Madami talagang ginagawa si Lord na hindi natin hindi inasahan. Basta mag-ano lang talaga tayo sa Kanya. Yay! Yay! Mga mommies! Waka-waka-waka! Yay! Yay! Lala! 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 Go, go! Yes! Yes! My good shine na ako! Yay! Ito na yung pong papel. Kararating ko lang din bumalik na ako. So, pinuha ko siya sa baba. Meron na akong papel. Makakapag-aral na ako. Yeah, Lord. Thank you talaga, Lord. As in, salamat talaga, Lord. Masaya ako, mga mami. As in, super saya ako. Hindi po na umiyak. So, kailangan mag-prepare na ako. Kasi alas, kinunta ko na yung school. Nandun kasi yung kaibigan ko nag-aaral. So, yung kaibigan ko, tennis ko, sabi ko, pakisabi dun sa director niyo sa school na pupunta ako ngayong alas 12, lunchtime nila, para ipasa itong papel sa kanila. Kasi sila yung mag-fill up lahat. Tapos, ibabalik ko to dun sa, government agency. Lord, thank you. So, Lord, thank you talaga. As in, masaya talaga ako talaga. As in, nandiyan ka talaga para sa akin. Umiyak na naman ako. Ayaw kong umiyak. So, ngayon, mag-prepare na ako, mga mommies, kasi kailangan kong mag-travel. Yung train ko na sasakyan is mga 11 yun. Yung mga mommies, tapos na ako dun sa school. Katatapos ko lang. Soon, ipasa ko na lahat. So, naghintay na ako next week ma-process lahat ng mga papel ko. Then, yes! Last, makapag-start na din akong mag-aral. Nakakamiss talaga mag-aral. So, andito na ako ngayon papunta sa city. Hello mga mommies, I'm back! Nakarating na ako dito sa bahay. So, kadarating ko lang akin, super gutom ako. Although, kumain ako doon sa friends ng, sa bahay ng kaibigan kong Pinay. Kasi in-invite niya akong mag-kape. Pero, gutom pa din ako. Kaya ngayon, nag-appetite ako kumain ng sardinas. Baka may marami akong paparazzi. Pero okay lang yun. Kasi nga, first time na vlog ko to. Sabi nga nila, practice, practice, makes perfect. Kaya